Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Bumabagyo sa ngayon. Gemini, lakas ng hangin, lakas ng ulan dito sa amin ngayon. So, yung paunang mensahe po ninyo ay world energy. So, there are a lot of opportunities and possibilities coming your way dito, Gemini. And maganda rito kasi hindi lang ito isang parte ng buhay niyo, ng opportunities na to papasok. Ano, this could be in many areas of life. It could be in any a major area sa buhay ninyo, no, na mga posibilidad na to. There could also be travel dito para sa iba sa inyo. Siguro meron kayong mga travel plans, or siguro yung spontaneous, no, yung parang siguro ang iba sa inyo maaaring biglaan ang biyahe, maaaring planado, no, maaaring ganun ang ganap dyan. We have Cracker, positive energy surrounds you, love, joy, and good fortune await. Napakaganda, ganun talaga kapag high vibe ka, kapag masaya ka, positive energy yung pinoproject mo, yun din ang maa-attract mo sa buhay mo, no? Positivity, ang nilalabas mo, positive din ang babalik sa'yo. So, there could be love, a lot of love, joy, and good fortune, no? Napaparating din sa inyo at this time. We have love. Speaking of love, ayan, love surrounds you. Talaga, Gemini, no? Maybe also you are seeing things, people, situation in the eyes of love. Kaya din, marami din ang magpaparamdam sa inyo ng pagmamahal. Marami din siguro yung ilalabas ninyong pagmamahal. Ipapakita, i-express na pagmamahal din sa ibang tao. No? So, that is really beautiful. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for some of you. So, mag-iingat po kayo, no, Gemini. Kung kayo'y nasa lugar kagaya ko na bumabagyo. So, we have number 21, clean it up. Gemini, this is also the time of, ano, parang full season ito sa inyo din ngayon. Panahon na para mag-let go, panahon para mag-release ng kahit anuman, no, anything and everything, no, na hindi nagsiserve na ng inyong highest good. It's about time na para mag-let go. It's about time na para mag-make room kayo sa sarili ninyo ng mga hindi na nagsiserve ng inyong highest good, so that you can welcome positivity, no, so that you can welcome newness na positibo ang hatid sa inyo, na vibe. We have unfinished symphony. Ayan, so maaring meron kayong at some point iniwan or na-abandon na unfinished business, no? Kahit ano pa man yan, sa relationship, sa trabaho, sa career, anything, no? Sa kahit anumang sitwasyon, maaring iniwan ninyong unfinished yan, no? Hindi ninyo natapos for some reason. Meron kayong prioritize na iba at maaring ngayon babalikan ninyo yan at tatapusin ninyo, no? So yan ang napipick up ko dyan for some of you. So good luck. We have number 24, time for nap. Panahon na para magpahinga, panahon para mag-power nap, no? Kasi baka ang kailangan lang talaga ninyo power nap, diba? Baka kailangan lang ninyo quality sleep, baka ang kailangan lang ninyo saglit na pahinga, diba? Kaya listen to the wisdom of your body, okay? Mararamdaman ninyo yan kung anong kakailanganin ninyo, kasi maaaring ang iba sa inyo may masakit ang ulo, masakit ang kung anong parte ng katawan ninyo, so you know what to do, okay? But in general, kailangan ninyo dyan ng pahinga, kailangan ninyo na mag-rejuvenate, recuperate, and mag-recharge. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Gemini. We have Queen of Cups. Ayan. So, for some of you, Gemini, maaaring meron kayong mga downloads ngayon na marireceive. You know, there are divine guidance coming your way.
your intuition maybe will be on point sa ngayon. Kaya mayroong mga mensaheng paparating na galing sa universe dito. At yan ay to guide you know, on how you're going to navigate your current circumstances. We have Ace of Pentacles. Really beautiful. This is new beginning. New beginning energy in terms of kaperahan. So this is really good news para sa iyo pagdating sa money, career, and finances ninyo. Kasi this is going to be the start of a different situation pagdating sa pera ninyo, sa kaperahan ninyo. You're going to start or you're going to experience dito a beautiful change pagdating sa inyong financial landscape. Kasi parang uulan dito ng pera sa inyo or financial opportunities na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance, no? So ito na yung pagkakataon ninyo na mai-experience nyo na yung inflow of abundance and prosperity sa buhay ninyo. So parang meron ng tuloy-tuloy dito na pagpasok ng pera. So this could be in different forms. Maaring offer yan sa trabaho, established na trabaho, maaaring may security of tenure, no, yung trabaho ito. Possible din na yung mga biyayang ito ay galing sa regalo, maaaring may magre-regalo sa inyo ng pera, may magpapamana, maaaring may panalo, you know, game of chance, lottery, mga ganon. So it could come from different sources, you know, but definitely there is an inflow of money coming in. So what else? We have Nine of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, nai-stress, ano? Kaya siguro, time for nap ang sinasabi dito sa inyo so that you can rest. So that you can replenish the lost energy. Kasi maybe you're overthinking, you're overanalyzing, at nakaka-stress yan. Kaya siguro kailangan ninyo ngayon na magpahinga din. Now, magpahinga. Mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo so that you can get back to your center. At nang sa gayon, mas makakapag-isip kayo ng mas maayos, mas mabuti. Diba? Makakahinga kayo ng maluwag, yung gano'n, ano? Kasi you're having sleepless nights, no? Dito, for some of you. Kasi nag-worry kayo, maaaring merong anxiety ng nararamdaman ng iba sa inyo dito, no? Overthinking and overanalyzing. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.